So yung interlocking ng Y at Delta, yung 21, 22, ng Delta saka ng Y, ng normally closed ng Y contact natin. Ito yung interlocking na hindi pwede magkasabay ang Y at Delta. So naglagay din tayo ng interlock para sa timer relay. So ang purpose dito ng interlock ng timer relay, kapag naka-start na po yung Delta, so si timer relay, kailangan ma-disconnect na. So, magkatrabaho lang yung timer relay natin kapag nag-start na. So, pag naka-start na, so, de-energize na yung timer, de-energize na rin yung Y. Okay po. So, meron din yan common yung timer relay natin. So, yung 8 ang common. Kapag aralan na rin natin kung paano ang function ng timer. So, pagkakatapos ng oras, ng ating select at na 5 seconds, yung normally close, nagiging open yan. So, mapuputol yung lead ng Y. So, yung normally open, magiging close. So, ma-i-energize po yung Delta. Ilagay tayo yung tinig contact para pag nag-start yung Delta, ito pong 1340, nagiging close po yan. So, mamamatay po yung timer relay kasi mag-normally open yung 3132. So, patay yung timer relay dahil yung Delta tuloy-tuloy pa rin dahil dito na siya kukuha ng maintaining power.